Ito yung nanalo ng NMAX. Tapos sa fan race, ito naman yung nanalo ng Honda Click saka ng kotse. Yan, halo-halo, iba-ibang seat lead. May flower run din dito. Yung ilan akong pinakulan din. Para lumaki. Ang lulo ko ito. Mga giant gurami. Mga golden tinfoil. Yan. Tapos si Mika, wife ko. Hi. Ilan sa mga ano temporarily kasi nilagay muna dito yung ibang manok, ginagawa kasi yung kulungan doon sa kabila, yung mga enclosures. Mas maganda yung pwesto doon kasi 4x10 yung size ng cage. At ito yung ano, nanay nung nanalo mo. Oo. Tapos ayun, ayun. Oo. Tapos bukod diyan, nanay din niya nung ni ano nung nanalo na ni Michael Tugay. Ah, ito pala yung producer ng ano. Anak niya yung nag-overall mo ngayon. Oo. Yung ano, yung nanalo ng kotse. Oo. Ito pala yan, yan mismo. Eh, ito ang ano, Barako. Ano lang ngayon, testing lang. Kasi kahit anong i-partner, mukhang okay eh. So, sinubukan ko lang itong isang to. Ito, ano lang yun ito, 5x8? Hindi. Ano eh, hindi ko na natanong kay Sir Anson eh. Ah, pero galing kay Anson. Oo, kasi minsan nakakapag ano tayo, pasingsing din tayo sa kanya. So, yan. Ibig sabihin dito ka nagbe-breed? Isa sa mga. Kasi meron akong tatlong lugar na pinag-breedan. Kumbaga hindi ko pinagsasama yung lahat ng kalapate sa isang lugar. Para just in case na, for example, huwag naman sana, biglang tinamanan sakit, hindi lahat nahahawa. Ah. So, hiwa-hiwa lang. So, isa lang to sa mga... isa sa lugar. Yan, mga flower horn naman dyan. Ay, ito, flower horn to. So, flower horn, saka yung kingfish, yung tilapia, may koi na rin na nasama. Wow. Ito, mga pagong. Ito, mga pagong. Oh. Dami. Nasa second floor tayo ngayon. Tapos dito sa ground floor, dito nyo makikita yung pond na nasa baba. Oo nga, ano yun, laki yun. Ano yun, daddy? Dito yung pond. Dating ano yan eh, lubloban ng kalabaw. Tapos ginawang fish pond ng tatay. Pangalawang breeding station. Idol, Peter Paul. Tapos basically yan yung mga ilan sa mga alaga natin. Yun, maasin finisher ni ano. Yung Crest Ritchie, nahiram natin yung hawk na nasa likod. Ayun, makulay yan, ang ganda. Ito, mga sinulayo ng inuwi niya. Lalaki yan. Ito, color po. Ito yung nakatagong ano, breeding area natin. Ingat, ingat lang sa ano. Mukha nga mga ano dito. Kakaiba yung daan ah. Tapos better apak dito sa tabi. Medyo gilid. Ano ito, pang stock mo? Oo. Mga ano, mga pinagugulang ko. Dami orange eh. Oo. Plano kong magparami talaga nung ano eh. Mga orange. Ito yung ano, tatay mismo nung nag third overall naman sa fan race. Ito. Tapos yung hen na doon, pinaghiwalay ko na muna sila. Meron pa pala dito yan. Oo. Ano rin naman eh, dito kasi konti lang talaga yung line ko rin hinahawakan talaga kung tutuusin yung ginagamit ko talaga. Ano yung mga line mo? Ang ginagamit ko lang talaga dito, karamihan Anson Ong. Tapos kay Press Richie.
saka yung old line ko na galing sa New York. Nung ano kasi, 2014, nagsimula akong mag-uwi ng Ibon galing doon. So, kinocross out ko rin. Oo, nasa taas. Yun. Saka, actually, nagsimula pa yun in, ano rin 2012, nung nagkaroon kami ng family exhibit doon. May nakilala akong fancier doon na puti. Yun, doon nagsimula lahat. Oo, yung mga puti mo doon galing. Oo. Sa New York. Saka, may nakilala ko doon si Mike. Ano naman, fancier doon. Mula doon sa anong yon, sa Ibon na yon, na-iwi ko rin. Dami niya orange. So, pupunta na tayo sa pinaka-loop niya. Wait for me ha. Wait for me lang muna. Bakit yan? Oo. Dali lang. Bakit pala tayo doon? Ganito lang kaliit yung loop ko. Ito na yung loop niya. Ganito lang kaliit. Yan, open loop po. Yung loop ng overall champion sa MPC. Actually, nung pumunta nga dito sina Sir Tom, Tommy De Vera, ano, nakahiya talaga yung landing board ko noon. Sira-sirang kahoy talaga. Kasi at that time, gusto ko rin ano eh, gusto ko sanang makapag-inspire din doon sa mga iba nating magkakalapati na kahit na maliit, medyo ano yung loop natin, basta komportable yung ibon, okay. And of course, bloodline. Mahalaga. Bloodline. Oo. Okay. Pero ito na, ayos ko na kahit pa paano. Ganda-ganda na yung landing board. Puro pang ano to? Pang south. Tapos yung makikita natin dyan mga ano, old band, sila yung mga finisher natin nung nakaraang ano, race. Kumbaga sila yung ginamit kong pan-train din to sa mga bago. Ito yung sistema niya. So magkasama yung lalaki at babae? Oo. Hindi ka nag-ihiwalay? Hindi na. Dati nag-ihiwalay pa ako, may divider pa yan eh. Ano eh, sinubukan kung hindi. Maganda naman naging resulta, so hinayaan ko na na magkasama sila. Pero dati talaga magkahiwalay din yung ano ko. Yung lalo na yung unang race ko noong 2012, banded 2012. Talaga magkahiwalay sila. Pero after nung... Kasi ano eh, hindi ako yearly talaga lumalaro. Tumatalo na ako dalawa ng dalawang taon. Hindi dire-diretso. Oo, every 2, almost 3 years sa ako lumalaro uli. Kasi bakit? hindi kaya talaga ng schedule din eh. Ibig sabihin ngayong taon na to hindi ka lalaro? Ngayong taon na to lang ako lumaro na magkasunod. Ayun. So, ang ganda dito sa lugar niya, mga kalapatis, papakita ko sa inyo yung bundok ko. Ayan. So, dyan nagre-ranging yung ibon niya. Tapos, kung mapapansin natin, hanggang doon, sa tanaw din dito ang dagat naman. Yung dagat. Ito si Bulak. Si Celestine ang nagpangalan nito. Come team! Ito yung nag-first overall. Actually, siya yung nanalo ng carpooling. Tapos siya yung nanalo naman sa old birdie ng click, Honda click. Ito. So, dalawang ano? Major. Oo. Dalawang first. So, bali ang napanalunan niya, kotse, motor, at saka cash. So, matindi tong ibon na to. So, yan, si Bulak. Ang nagpangalan, si Celestine. So, yun, si Celestine kasi ang laging nag-aalaga dito. Celestine daw ang nagpangalan, yung anak niya. Yan. Tanungin natin kung anong ano, kung paano niya napa-overall si Bulak. Anong diskarte o yung ginawa mong motivation kay Bulak? Actually, sa totoo lang, naka-focus ako dun sa mga mabibilis eh. Dun sa mga mabibilis na ibon. Kumbaga, dito sa grupong to, inahanap ko lagi yung mga nangunguna. Madalit sabi, hindi ko siya napapansin talaga nung umpisa. Tapos, kalauna, laging ganun lang ang uwi niya. Tapos nung... Labas! Wag muna. Labas! Tapos ano, tawag doon, pagdating nung medyo patapos na, medyo natingnan ko na ngayon siya. Tapos, sabi ko, labas! Sino to? Ganyan. Tapos sinundan ko yung mga nakaraang mga lap niya. Almost consistent yung uwi niya, yung speed niya. So, sabi ko, ano kaya to? Mukhang may potential tong ibon na to ah. Pero nakatingin pa rin ako dun sa
mas mabibilis dito. Pero kalaunan, siya pala yung uuwi ng magde-diver na Tacloban. Yan talagang, yun, tuwang-tuwa kami dito nung dumating to. Ayun. So, complete clocking, simulak. Yes, complete Tacloban diver. Yes. Champion, ano? Oo. So, yun, ganun kagaling to. Ito, itong si Bulak. Mga kalapatids, ano pala to? Dahil dalawang motor ang nakuha niya, tsaka isang kotse. So, ito yung isang nanalo ng NMAX. Ito yung nanalo ng NMAX. Tapos, sa fan race, ito naman yung nanalo ng Honda Click saka ng kotse. So, silang dalawa yung ano, ibon natin. Parehas ka. So, ano yung ano preparasyon mo kay Bulak? Paano siya nag-champion? More on natural din ako. Kagaya niya, no? Makikita natin, tumutuka sila ng malunggay. So, lagi ako may malunggay dyan. Malunggay dito, may puno ako dito, may puno rin doon. Ayan, puno na malunggay. Kapag hinahayaan ko silang naka-open lock, tumutuka-tuka lang din sila dyan. So, isa yon sa ginagawa ko lang. Natural na may malunggay palagi. Tapos, tuwing Monday, nilalagyan ko rin lang sila ng sinasanay ko na mayroong bawang. Actually, sibuyas din, gano'n. Kung napanood niyo yung vlog ni Idol Reggie nung nakaraan kay Press Richie, pakinggan niyo mabuti yon, balikan niyo yon, panoorin niyo uli. Basically, hindi kayo malalayo sa ginagawa ko rin dito. Kasi kung ano ginagawa niya, basically yun din ginagawa ko eh. Monday, so, pares kayo ng sistema ni Press yes, Richie. Oo. Monday, bawang sibuyas, ganyan lang. Tapos Tuesday, nagano ako ng gumagamit ako ng probiotics. Kinahalo ko probiotics sa tubig. Tapos, nag-apple cider vinegar ako ng Wednesday. Saka honey. Yun, nag-honey rin ako. Nahalo ko rin lang sa tubig. Tapos, pagdating ng Thursday, nagbibigay din ako ng B12, ng B-complex. Ayun. Basically, yun lang. Tapos pagdating ng Friday, ano na, plain water na lang. Ayun. Basically, ganun lang. Medyo simple lang. Tapos, ano, ngayong Sunday, actually, ito lang yung time na hindi ako gano'ng naglilinis. Lalo na kapag mga bata pa, hinahayaan ko lang muna na medyo ma-expose sila sa konting dumi, ganyan. Pero, Saturday hanggang ano Monday hanggang Saturday laging malinis. Yun. Tas malinis na tubig lang, tas pakain gano. Tas nagano lang ako, ordinary mix lang yung patuka. Pero naghahalo na ako ng mga iba pang mga seeds habang tumatagal. Ano yung ginagamit mong seeds din? Bird seeds. Sunflower. Ano pa? Barley. Ano pa? Grits. And corn. Yung corn. Yun. Abisado niya. Oo. Yung mga ginang... Mamamana na ng kalapati mo. Yung mga binanggit ni Celestine. Basically, yun lang yung minimix namin sa ano, habang lumalayo. Nagdadagdag lang ng corn, sa flour, yung mga yon. Bird seed, hinahaluan din namin. Pero yung sneaky mix, pag uwi, upon arrival talaga yung ginagamit namin. Saka electrolyte sa tubig. Yun lang. Yun lang. So, sobrang ano lang kung tutuusin, medyo simple lang. Pero, naging nag-o-observe kami ng ano, kung ano yung kondisyon ng ibon. Halimbawa, mukhang matamlay, nakaganon, nakatukmul siya, nagpapahinga lang ba o may nararamdaman, ganon. Kapag ano, iwalay agad kapag ano. Tapos, saka namin trimitrip. Pero kung tutuusin, medyo simple din lang yung approach sa kanila. Ayun. So, sa ano, sa training, ano yung ano? Ay, sa training, dyan tayo medyo ano. Balita ko, masipag ka daw mag-toss. Oo. Ano, karera na. Oo, actually. Ganito halimbawa, yung adik ko kasi, meron kaming property sa Pililia. So, isang resort yon na siya yung nagmamanage. So, may pool doon, may bakasyonan, ganyan. Madalit sabi, pag umuwi siya talaga dito, regular, pag uwi niya doon, pinatatangay ko na yung mga ibon. Tapos, sinasabi ko sa kanya na kung pwedeng pakibitawan o alpasan doon sa lugar na yon, pag sikat ng araw. Upon arrival dito,
sa akong hinuhuli at dinadala ko ulit doon. Personal kong binibitawan. Same day. Ah, ganun. Oh, ganun ginagawa ko. So, hindi na ako gano'ng gaanong naglo-lock fly, pero ginawa ko yun na almost ano eh. Sometimes 3 times to 4 times a day nagagawa ko nung time na yun. Kasi mabilis lang naman pagpuntang Pililia. So, yun. Ganun ginagawa ko. Tapos bukod pa sa mga training ng club. Sa training ng club, laging present yung mga ibon natin, lagi kong sinasama. So walang ano? Walang absent. Walang absent sa training. Oh, lagi kong pinapadala sa Lopman dito. Kapag ano. Ayun. O kaya personal kong dinadala. Kasi yung bahay nung wife ko sa Monteverde, doon sa area na 'yon. Yan lapit ng loading station doon ng MPC sa main. So, ako pa mismo nagtatanong minsan sa wife ko, ano, papasyal ba tayo sa inyo? Pero ang ano noon, bit-bit kayo mga kalapate para sa training, ganyan. Ayun, yun yung ano. So, unaging training. Sa mismo karera, kunwari, naga, ganun. Sa mismong araw ng ano, karera sa upon arrival talaga, usually araw na Sunday, doon talaga ako nakapaglinis na dito. Kasi as much as possible, inaagahan ko para mabantayan. Though yung last lap, doon lang ako hindi talaga nagbantay dahil hindi ko akalaing uuwi ng ganong kabilis yung sibulak nga. Pero anyway, upon arrival, itong mga tubig na to, nilalagay ko sa loob para pagbagsak nila dito, kita nila doon. Tapos naglalagay pa ako ng isa sa gitna para kitang-kita din nila. Tapos bukod doon, basically, ito nakasara lang na ganyan para pagdating nila, kuha ko kaagad sila dito. So, mabilis ko kaagad nakukuha yung ibon, saka yan yung upuan yan, dyan ko sinaano yung sticker. Kinigiske. So, madalit sabi, yun, ganun lang. Tapos, pagpunta dito sa loob, meron silang tubig dyan na may electrolytes na. Noong bago magkarera ng Tacloban, tinraining mo si Bulak? Ano na eh. Hindi, nagpahinga. Pahinga na siya nung yung day before. Pero, bago yun, yes. Oo, inano pa. Pinadala ko pa para isang ano lang. Isang tawag doon. Isang pagaspasan pa. Ayun. Saan mo tinraining? Actually, malapit na lang eh. Bandang halahala na lang. Yun na lang yung ginagawa ko kapag yung pag malapit ng actual race. Halahala, Pililia, ganyan lang. Pero kapag ano pa, yung halimbawa, Tuesday, ganyan. Or pwede rin Wednesday. Yun yung pwede ko pang dalhin sa Quezon. Yun. Bandang Quezon. Bandang Quezon pa. So pagka malapit na yung karera, malapit na lang ang tos. Oo, sa malapit na lang. Oh, yun, tama. Para at least medyo makaano pa siya, maka recover, medyo yun. Yun lang, medyo ano lang siya, batak pa siya ng konti. Ganun lang. Idol Peter Paul Blanco, ano yung maipapayo mo sa mga nag-uumpisa o sa mga newbie? Number one, alaga lang, ganun lang. Actually, huwag tayo ganong mag-aim na kailangan manalo, gano'n. Hindi. Dapat, more on, focus na doon sa ibon na parang uwian ako nito. Something like that. So, paano magagawa yun? Basically, bigay nyo lang yung tamang nutrition, diet, malinis na loob. Yung maayos ba? Yung maayos sila. Pero kung gusto naman natin ay mag-compete, mahalagang number one, bloodline. Lumapit tayo sa mga kilala nating mga talagang nagpa-perform at consistent sa mga pauwi. Kagaya na nung nag-vlog ngayon. Kapitan niyo yun, sigurado yun. Tapos, yun, basically, good bloodline. Mahalaga yun. Tapos, of course, tamang diet nga, pagkain ng ibon, yung pa rin, balik pa rin doon sa una kong nasabi. As much as possible, huwag na tayong mag-experiment. Tanungin na lang natin yung ano ba yung sistema ng mga nananalo rin para at least pwede na tayong magbase doon.
Yan, ganun lang. Tanong na tayo dun, talaga dun sa mga pinagtanungan ko rin before. Yan, sina Press Richie, yung mga yan. Hindi sila madadamot magana mag-share din ang ano nila. Ng knowledge nila sa ibon. Yan, yun lang po. Thank you. Una po, binabati ko lahat ng nanonood po dito sa ano nating to, sa episode nating to. Tapos, binabati ko rin yung, of course, yung wife ko, si Nika. Hi! Say hi to yung nanay. Hi, nanay. Tapos, of course, yung dito sa Blanco Family Museum. Again, just in case na gusto nyo pong pumasyal dito, may bago pong cafe sa baba. Meron yung Barkada Cafe. Actually, doon na lang kami nagde-date ng family eh. Yan, pag lumalabas kami, sa baba lang. So, yun. Dito ko natatapusin yung vlog natin dito kay Idol Peter Paul Blanco. Ano? Please like, share, and subscribe mga kalapatids. At huwag nyo na rin kalimutan pindutin ang notification bell button para lagi kayo updated sa mga videos ko. Keep safe and God bless mga kalapatids. Ingat! Bye-bye! Bye-bye! Ito problema dito kung paano pagbaba. Iba yung hagdan. Wait lang.